ano bang tawag nito, maihanapan ng category kung yung depensa na binigyan ng isang barangay chairman na nanakit sa isang lola ay doon pa sa nakagigil o nakagagalit o nakakatawa. Or maybe, eh, kasi weird eh. Kung nanood po kayo nung Friday, ang kanyang depensa kung bakit daw niya nasaktan si Lola, or the other way around, sabi niya si Lola na nakit sa kanya, nirusob siya dahil, eto na, sapagkat siya ro po ay gwapo. O, di ba? Gwapo si Chairman. Yes. Hindi lang yan. Dahil siya raw ay crush ng bayan. Wow, ha? Diba? Well, kung siya ay crush ng bayan, kami po ang sumbungan ng bayan dahil kami ang liga ng taga-serbisyo publiko. At bilang liga ng taga-serbisyo publiko, halos lahat ng mga isinusubong sa amin dito ay nabibigyan ng solusyon. Chang Marks, ano bang mga abangan natin ngayon? Eto, Idol, mapapalaban tayo sa reklamo ngayon ng message, ha? Sa Rappi 2.0 Action Facebook page. Pakinggan natin. Oy Mark, grabe na yung pinagsasabi mo. Inaga mo na nga yung asawa ko, tapos lalait-laitin mo pa ako ng ganun. Kinuha mo na nga yung asawa ko, ininsulto pa ako yung pagkatao ko. Yung ginagawa niya sa akin, hindi maganda. Hindi ko na kinakaya, pati mga anak ko dinadamay na. Sarapi, sana matulungan niyo po ako sa problema ko. Siguradong magiging maingay din itong susunod nating kaso. Ito, panoorin natin. Hi Carla, pasensya na kung umabot tayo sa ganito. Pero I think it's not right. Hindi tama yung ginawa mo na i-post mo na patay na ako at nung una nawawala lang ako sa iba't ibang Facebook groups. Madaming naalarma na pamilya ko na nakabasa ng post mo. Well, look now, I'm still alive and I will make sure that you will face the consequence of your actions. Ito naman ang talagang sisikat. Ang post na ito na tinag sa'yo, Idol, panoorin natin. Tignan mo, John Wego, yung ginawa mo sa mukha ko. Hindi ka na naawa, buntis pa man din ako, at ikaw yung ama. Sana pagbayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. Sana makonsensya ka, sana makulong ka habang buhay. Mga netizens, sali na kayo sa action. Paano ba yan, Maring MJ? Hola, mga keyboard warrior! Grabe, nakakagigil yung mga reklamo natin, ha? Pero alam niyo na po yung gagawin nyo. Pumunta lang po kayo sa Facebook page ng 1PH at hanapin ang aming FB Live. Pwede rin po sa YouTube, ha? Binabasa namin yan. Kaya mag-comment lang kayo dyan. Talaga naman, iisa-isahin natin yan. Paalala na lang po sa mga magko-komento. Pwede kayo magalit, magwala, masenti, umiyak, humugo. Pero bawal magmura. At kung meron mga sumbong, eto po si Kapitana Kamo! Yes! Halika ka dito, kuya. Ituturo lang, mga kapatid. Ano? Eto, ikot lang tayo ng konti. Ayan, kuya. Galingan mo. Eto pa, kuya. Dito na tayo sa gawing kanan. O, ayan. Ayan. Once again, Lunes na naman, mga kapatid. Kaya, ano pa bang hinihintay ninyo? Kayo ay mag-message na sa aming Facebook page na Rabbit Tulfo in Action. At ito ay meron na bang ilan? Tanihin natin to, kuya. Halika ka dito, kuya. Paring Ranet, ilan na ba ang likers natin? Okay! At ilan naman followers? Maxima! Yan, tatandaan ninyo at mukha yatang hindi pa alam ng ating mga kapatid dito sa loob. Halika dito, kuya! Kayo dyan, mga kapatid, tatandaan, ha? Meron na kaming 8.8 million likers at meron na kaming 10 million followers! Kaya yan, makakatandaan, galiyan lamang, mga kapatid, ang pinaka-lehitimong Facebook page na nag-iisa nating hari ng serbisyo publiko. Tama ba ako, Shari? Okay, tawagin na natin ang nag-iisang hari ng serbisyo publiko, si Idol Rappi Tulfo! Okay, si Carol, ang kulit. Siyempre, kung ganun ba naman mapapakinggan natin, mapapanood sa simula nating programa, abay, nakakagana. Mapapaindak pa nga tayo dahil parang sumasayaw yung bibig ni Carol. Very good, Carol. Thank you.
Okay, kaya ngayon, simulan natin ang ating unang kaso. Dito na po tayo sa ating segment na kung saan action na agad ang mga itinatag sa Rapid Tulfo in Action Facebook page. Kalunos-lunos po ang dinanas ng isang Pinay sa kamay ng kanyang Chinese boyfriend dahil naman po sa selos. Nagawa po siyang bugbugin habang siya po'y buntis. Ito pa ngayon si Miss Griselda Faraon. Ayan po si Miss Griselda. Bugbug sarado po yung kanyang mukha. Okay, at ang may kagagawan po niyan ay ang kanyang Chinese national na boyfriend. Pakita natin si ma'am yung before. Okay. Siya po yan dati. Alright. Napakaganda niya po. Ayan po siya. She looks like a model. Like a beauty pageant. At ngayon, eto na po siya. Kakausapin na natin. Ma'am, Griselda, magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Okay. Kayo po ay binugbog sarado ng inyong Chinese boyfriend dahil sa selos. Bakit ano hong pinagselosan niya, ma'am? Kasi po may ano po, may nagchat-chat sa kanya, may nagsusulsul po. Pag hindi tumugma po yung sinasabi ko sa sinabi nung nagchat sa kanya, bubugbogin niya po ako. Okay. Okay. Matagal na ho ba nangyari ito at ngayon yun lang ho kayo naging malala yung ginawa niya sa inyo? Hindi po, first time niya pong ginawa to sa akin. Okay. Paano niyo po nakilala itong si Chen Wei Gu alias Carlson Fei? Sa ano po, trabaho ko po. Pwede malaman anong trabaho niyo, ma'am? If it's okay. ATV po. Ano pa? ATV. Sa KTV, doon siya nakilala. Okay, ano naman pong trabaho nitong si Mr. Carlson Fei? Ano po, Pogo. Ano pa? Pogo. Ah, sa Pogo. Okay, gano'n na ho kayo katagal na magkarelasyon? Ano na po, 1 year and 2 months na po magkalibin. Ah, 1 year and 2 months kayo magkalibin. Pero first time lang niya ito nagawa sa inyo. Opo. So, paano ma'am kung nagsiselo siya before? Anong nangyayari sa pag-aaway ninyo? Pag dati, pag nagsiselo siya, umaalis lang po siya. Hindi niya po ako sinasaktan. Okay. Bumalayos lang po siya. Tapos, okay. Babalik naman po siya. Tapos, ano, magsusorry naman po din. Oh, pero itong last incident ng pagsiselos niya, ayan ang pong ginawa niya sa inyo. Nakainom ho ba siya? Ito ba yung nagda-drug sa pagkakaalam niyo? Hindi po, pero may nakita po kung tinimpla niya na powder na sa may, baso na, ano ba yun? Parang maliit na baso. Tapos may tinimpla siya doon kasi nagpakulo po siya ng tubig. Okay. May tinimpla po siya doon tapos sabay ininom niya ng isang boteng beer. So meron siyang powder nilagay sa isang boteng beer at ininom niya. Hindi po, sabay baso po. Nagpakulo po siya ng tubig tapos nilagay niya sa may baso yung powder tapos tinimpla niya doon. Tapos ininom niya po yun tapos sinabay niya ng beer. Okay. Isang boteng beer. Pwede natin tawagin yung PNP kung ano yung kasong naisampak kasi I understand, nasa presinto na ito. Okay, sa ngayon, even while we speak, siya po'y nakakulong na, tama? Opo. Alright. Pinuntahan siya ng polis o isinumbong niyo po at siya po'y dinampot? Sinumbong ko po, tapos pinuntahan po siya ng polis kasama ko po. Okay. Ang sabi niya pa po doon, deserve ko daw po to. Sinabi niya yon sa harap ng mga polis, deserve mo raw? Oo, tapos sinabi niya din po na money can solve everything. Whoa! Whoa! Grabe. Okay. So, dinala siya sa presinto after that. Ngayon po nasa loob na siya, nasa kulungan na siya. Ano po yung sinampa sa kanya ng kaso ng mga police? Nasabi ba sa inyo? Assault po. Assault and battery? Opo. Pero marami po siyang ginawa sa akin eh.
ang dami ko pong sugat, tapos pinagdaruan niya din po yung maselang bahagi ng katawan ko. Okay. Tapos pinagtatadyakan niya po ako sa tiyan. Binukpok niya po ako ng yung lata ng Alaska sa ulo ko na may naman. Oh, tapos man. Yung baso po, binukpok niya din po sa mukha ko, pati yung salamin na maliit. Grabe, lahat ng yan dahil po sa selos. Ayaw magsalita ng polis, then umakyat tayo sa mas mataas. Umakyat tayo sa kamkrami. Ba't ayaw magsalita? Sandali lang ha, sandali lang. Kinakausap ko po yung aming fraud director. Ayaw magsalita ng mga polis. So baka totoo yung sinasabi ni Chinese, money can buy everything. So anong police station to? Anong police station? So kung nanonood yung police station, anong pangalan po ng police station, ma'am? Ma'am Criselda? Sa pinakamain po ba? Kung saan po siya nakakulong ngayon? Makati jail po. Makati, PNP. Opo. Okay, kung nakikinig po yung mga taga-Makati PNP, ba't ayaw yung magsalita? Kung anong kaso isinampan nyo laban dito sa Chinese National? So, anong reason ninyo ba't ayaw yung magsalita? Is it because nagsabi tong Chinese na money can buy everything? Pasensya na, kayo ho ba ay nabili na? O hindi pa? Kapag hindi pa ho kayo nabili, then kailangan po magsalita kayo. Sabihin niyo po sa amin kung paano niyo po hinahandle ang case at kung ano po yung kaso isinampan niyo sa kanya. Karapatan po namin bilang mga Pilipino, bilang kababayan itong nabugbog, kung paano niyo hinahandle yung case at kung anong kasong isinampa. Now, failure for you to say something about the case, then we would surmise na baka totoo yung sinasabi itong Chinese na pinagmamayabang na money can buy everything. Okay? Now, sagutin niyo po yung mga tawag. Otherwise, pag-iisipan po namin na nabili po kayo. Pagpapatuloy ko po itong interview, in 3 minutes dapat po sagutin niyo. Kapag hindi, then ako po mismo maghahatol na kayo po yung nabayaran. Okay, now, yan po para sa Makati PNP. Ma'am Criselda, sino po sa Makati PNP ang pinagsumbungan nyo? At sino po yung mga pulis ang pumunta para siya po'y sunduin at dalhin doon sa presinto? Hindi ko na po kasi matandaan kasi kapubugbog ka pa lang po nun sa akin. Tsaka wala pa po ako nung tulog noong araw na yun. Magulo po kasi usap ko, isip ko kasi po na trauma po ko dun sa nangyari. Tsaka hindi po ako makausap na maayos that time. Okay, sandali po. Tawagin yung PNP spokesperson, Odette. Kung hindi yung PNP spokesperson, tawagin yung SPD, Southern Police District, dahil under yung Makati, or tawagin yung NCRPO. Meron na? Very good. Nasa yung telepono si Lieutenant Mylene Juan, OIC ng Women's Desk ng Makati PNP. Magandang tanghali po, Teniente Mylene. Sir, magandang tanghali din po sa Makati Police po ito, Women's and Children's Desk. Salamat po ma'am at nag-decide din kayo na magsasalita. Kasi yes, nung sir, una okay. Ayaw niyo magsalita. Opo sir, nag-a-adhere lang po kami sa protocol. Kung nakiusap naman po yung with regards po doon sa... Ano pong protocol? Ano pong klaseng protocol? Ay, kasi po sir, meron pong designated syempre na PIO. Pangalawa po, i-clearance ko din po sa aming chief. Pero maayos naman po nakiusap yung personnel nyo with regards to, kaya po nagpa-unlock naman po ako ng... ganon. Okay. Thank you. Ma'am, ano pong kaso isinampa ninyo laban dito kay Chen Wei Go, a.k.a. Carson Fei, na binugbog sarado ang ating kalahi, ating kababayan? Apo, sir, pinailan po namin siya ng violation po nung ating RA 9262 o yung ating law para sa Bausi, sir. Pinasok po ito natin sa form ng physical. Meron din po siyang allegation of sexual abuse. So, yun po ang ating kinaption na case doon sa... Ano po? Wala pong sexual abuse? Hindi po, sir. Kasama po yun. Kasama po yung... kasi po may claim siya. So, kasama na po yun doon sa RA 9262 na nirefer natin na case. How about serious physical injury? Ma'am. Kasama na rin po yun, sir. Physical po, physical and sexual abuse po ang aming kinaption doon. Pero RA 92 po, 9262, pasok na po yun doon. Okay. Ma'am, pwede niyo pong bigyan ng kopya ito pong biktima ng blatter at kung papaan niyo po din rough yung pong kanyang complaint na bago niyo po isubmit sa piskalya para siguraduhin po namin na malakas po yung kaso. Pasensya na, ma'am, ha? Para ako rin po on my part, papakita ko po yan sa abogado namin
Actually, din abogado, abogado to make sure na malakas po yung kasong ipinail. Actually po, sir, yung pong ating victim all throughout ay tinulungan po naman ng Women's Desk. Pinaliwanag po namin lahat-lahat sa kanila yung proseso ng gagawin. Linggo po, pinail namin yung kaso via inquest po sa Makati Prosecutor. Na-inquest na po siya? Inquested po. Kaya lang dahil nga po Linggo, yung return po na copy nung mga sinabit namin dokumento, hindi pa po namin nakukuha sa ngayon dahil ngayon pa lang po ulit mag-resume yung office hour. Opo. Pero ma'am, so, may copy naman po kaming ipoprovide sa kanila with case number po yun. Sige po, yung salaysay po na isinumite sa piskalya, bigyan niyo po ng kopya ito pong biktima, pati yung biktima naman po magbibigyan ng kopya sa amin para ma-review po ng mga abogado namin. Pwede, yes, madam? Yes, sir. Opo, opo. Okay. Now, ano po yung naging proseso ng pagkahuli sa kanya at nilagay po siya sa kulungan, ano po yung mga dinaanan niyang protocol? Initially po kasi sir, nakapag-complain siya sa isang substation natin. Kaya lang po, dahil not within the boundary po ng PCP yung lugar kung saan po nakatira itong suspect, ikino-ordinate naman po sila sa PCP na, as a substation na nakasakop doon. At eventually naman po, nag-result yun sa arrest ng ating suspect. So, yun po, nung na-aresto po, nag-undergo po ng procedure itong ating arrested suspect hanggang po ma-refer siya sa Women's Desk at kami naman po ay nag-conduct ng investigation, ni-refer naman po namin sa prosecutor's office via inquest. Okay, sige po. So, na-inquest po siya at ngayon nasa kulungan. Anong kulungan po ito, si Mr. Carson Faye? Apo, sir, nandito po siya sa facility po, custodial facility po ng ating headquarters po. Pag sinabi niyo custodial facility, sa loob po ng opisina ng hepe? Hindi po, I know sir, yung ating pong detention facility po mismo. Sa selda po, selda? Apo, sa selda po ito, sa selda. So pag pinapuntahan po namin dyan, wala ko siya sa loob ng opisina at nasa aircon? Wala po, hindi po kami nagkaganon po pagdating po sa mga arrested suspect. Automatic po, lahat po diretso sa detention cell po. Ay, maliwanag. Yes, salamat sir. Ma'am, kung ganon, ano po? Apa, okay. Apa. Pero ma'am, gayon pa man, okay lang ba, open ba yung presinto na pupuntahan po ng aming reporter para check-in kung talagang totoo nandoon siya at hindi siya binibigyan ng special treatment? Okay lang opo, ba sa inyo? Opo, opo. Pwede naman po, sir. Kung sakali po, i-coordinate lang po kung may darating po kayo ng personnel para po yung ating naman pong may oras po kasi tayo ng dalaw. So, para ma-coordinate lang po sa mga bantay. Ah, kailangan po mag-timbre muna kami. Opo, kasi sir, nag-iingat din po tayo, syempre, para doon sa ating mga tinatanggap na sige. Kita. So, bibigyan namin kayo ng mga hours before na notice para makapaghanda naman kayo. Yes, sir. Yes, sir. I-coordinate ko lang po sa aming chief din po, sa aming CEO officer. Ah, oh, si CEO officer. Salamat po, Teniente. Yes, sir. Thank you very much din po. Maylene, thank you po. Nasa din telepono si Mr. Melvin Mabulak, yung chief ng Bureau of Immigration National Operations Center. Sir Melvin, magandang tanghali po ulit. Magandang tanghali po, Idol. Magandang tanghali po sa inyong lahat ng nag-aasal. Okay, Sir Melvin, ano po yung take nyo rito, itong Chinese national na binugbog sarado at inabuso pa sexually ito pong ating kababayan? Opo. Yung nakita natin, yung ano, yung sinabi pa ng ni Ma'am Griselda na mayroon talagang violence. Ito, patok dito, sabi pa ng police na violence against women and children. Basically, on the part doon sa ating mga police. Ang on the part naman ng Bureau of Immigration, titingnan po natin yung immigration violation niya. I-check din natin yung immigration status niya. At the same time, titingnan din yung kanyang undesirability at makikipag-usmayan po ang ating intelligence division na sa PNP Makati naman po itong, ano, itong Chinese na ito para makuha po natin yung complete details ng Chinese na ito. Hindi po pwede na ganun-ganun na lang, may gagawa siyang mali. Kaya dapat tutukan natin at tingnan din natin yung mga violation ng iba, hindi lang sa bounty, sa violence of women and children. On the part sa immigration, tingnan din po natin yung violation niya sa immigration law. Opo. Now, meron lang ako tanong, Sir Melvin. Opo. Okay. Pwede bang i-hold siya sa immigration jail facility habang nililitis yung kaso? Kasi baka pag ito po'y nakapagpiansa, gagalagala muli, tahantingin niya itong ating biktima at sasaktan at baka ma-impluensya niya yung kaso dahil nagmamayabang po ito. Sabi niya, money can buy everything daw po. So, very clear dito na parang
handa siya manuhol. So parang hindi na siya makasuhol, baka pwedeng i-hold muna siya bilang isang foreign national sa immigration jail facility. Pwede ba yon? Opo. Pwede naman po yan kung talagang makakapag-bail siya sa kanyang, ano, sa kanyang ginawang violation against women. Pero nakikita kung non-bailable, doon pa rin sa PRP. Pero kung makakabail naman yan, pwede naman po yan ma-detain sa ating detention center. Ay, salamat. Okay. So, sir, pag nakapag-bail, so from time to time, kami po ay gagawa ng coordination sa ating fiscal's office kung saan siya in-inquest at sa ating PNP. From time to time, kapag nabalitaan po namin na siya po ay bibigyan ng pagkakataon makapagpiansa, titimbrihan namin kayo para sasaluin niyo po agad siya at dadalhin po sa inyong detention cell, detention center. Pwede po? Opo, sir. Opo, sir. Opo, ayun. Beautiful. Sir Melvin, sobra-sobrang thank you, Sir Melvin Mabulak, Chief ng BI, Bureau of Immigration National Operations Center. God bless po, sir. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, sir. Okay. So, Ma'am Criselda, okay, makakuha po kayo ng tamang hustisya rito, 101% ipinapangako ko po sa inyo. Bago tayo magtapos, ano po yung naramdaman nyo ngayon, yung as far as yung mga sugat po ninyo, ano po yung inyo pong sitwasyon ngayon? May, hindi pa po kasi ano kompleto yung medical ko kasi hindi pa po nasisiscan yung ulo ko po, tas hindi pa po ako na-extray kasi po may bali yata po yung katawan ko dahil nga po sa pagbubugbog niya. Pati po yung ano ko, yung maselang bahagi ko po may sugat. Okay. Tsaka po masakit po yung chan ko, tinadyak-dadyak na po to na marami cases. Kaya nga po, baka pwedeng ma-convert yan sa serious physical injury. Depende po doon sa sugat na tatamo nyo, yung sa healing process, ang pagkakaalam ko. So sige po, magpagamot kayo. Yung titignan natin yung result ng X-ray, MRI, kung kinakailangan, CT scan, and then isumiti po natin yan sa isang abogado para malaman kung gaano ka-extend yung inyo pong sugat na tinamo at yung duration of yung healing para malaman kung pwede bang serious physical injury yan from a regular bousy case. Okay. Anyway, malakas doon ma'am yung sexual abuse, and then ang gusto ko po talaga masamahan ng serious physical injury para walang kawala siya, para non-bailable. Okay, ma'am? Okay po. Meron po kayo mensahe sa kanya, ma'am, kung mapapanood niya ito? Natatakot po ko sa kanya. Huwag na ako kayo matakot, ma'am. We will make sure na hindi na ho siya makakalabas ng kalabozo. Dahil pagkatapos po ng gagawin po natin itong sinabi kanina, na i-hold po siya sa immigration jail facility kapag siya po pinagang magpiansa. So, habang nilitis ang kaso, doon siya doon sa immigration. And then, diretso na po sa kulungan pag na-convict na po siya. And then, after ho na ma-convict siya, matik po i-deport siya. Ganun po yung proseso. Okay, ma'am? Yes, po. Kami pong bahala sa inyo, ha? Opo. Ingat po kayo palagi, madam. Pwede pong ano po na, pag ano niya po, sagutin niya lahat ng ginawa niya sa akin. Kasi po, wala po kasi akong kapera-pera, pinunit niya po yung pera ko, pati yung damit ko, pinagtatapon niya po. Okay. Doon po sa mga damit, kaya po namin kayo bigyan ng mga pambili ng damit, kung ano po yung mga basic necessities na kailangan niyo po, ipoprovide po namin. Pero doon po sa mga danyos, yung sa mga sugat and all, yung korte po magde-decide niyan. Kung anong magkano at anong klase mga danyos ang ipapataw na para pagbayaran niya na ibibigay sa inyo. Okay, ma'am? Sige po. Hintayin po natin yung korte, desisyon ng korte, ha? Okay? Sige. MJ, anong mga comments natin dyan mula sa mga netizen? Grabe, idol. Talagang gigil na gigil yung mga kapatid nating keyboard warrior ngayong umaga pa lang sa unang reklamo na to. Eto nga, sabi ni Ediana Villa, nakawawa naman si ate. Sir, idol, huwag niyo pong tantanan yan para mabulok na yan. Nakakagigil. Eto naman, no, sabi ni Yamzi Aresa, sana raw po mapadeport yan. At yung biktima bigyan ng pera kasi buntis siya para sa bata. Ganun nga yung mga sinasabi nga nila, idol. Sana nga masingil ni ate ng danyos si ang bumugbog sa kanyang
dating nobyo, no? At lahat sila nagugulat kung gaano kabayolente yung nakita nila ngayong umaga na ito sa unang reklamo natin, idol. At eto, no, sana ano, wala pa, sana nga raw talagang wag na makipag-areglo si girl. At sana nga raw, eh talaga namang yun nga, hustisya, eh makamit niya. Pero idol, ang dami rin po nating nababasa rito ng mga comment ng mga netizen natin kung saan kinakamusta nila ang pagbubuntis niya. Kasi syempre, doon talaga sila tamang-tama na sa kabila ng lahat ng pagiging ano, pagiging bayolente na kanyang dating nobyo, eh talaga naman binugbog pa rin niya si ate. So yun muna yung mga round up nitong mga komento sa atin at yung galit na lang nila, no, sa perpetrator, sa suspect natin, idol. So balik muna sa inyo dyan sa studio. Okay. Now, kanina yung tanong po ni Ma'am Criselda, yung siguro ang gusto niyo malaman, paano yung pambayad niya sa kanyang pagpapamedikal, tulad ng CT scan. Ma'am Criselda? Okay. Yung pong para sa CT scan, X-ray, kami na yung sasagot, ako na pong sasagot doon. Kung yung pong ibig nyo sabihin kanina, yung pagtanong nyo, paano yung papanagutin siya. Okay? Ako na ho yun, para hindi ka magkakaroon pa ng utang na loob sa kengkoy na ito. Okay? Okay. Lahat po ng pagpapagabot nyo, ako na pong sasagot. Sasalo na po. Alright. Now, tanong po ng mga netizen, yung pong pagbubuntis ninyo, kumusta naman po? Hindi pa po na-check at po. Hindi pa po totally na ako kompleto yung ano sa akin. Okay. Kaya nga po, ipapacheck din natin yan. Meron po kayong Obigaini? Wala pa po. Alright. Sige po. Hanapan po namin kayo ng Obigaini. And then, CT scan. And then, X-ray, kung ano pa man yung kailangan, kung ano sabihin po nung doktor, gagawin po natin, ako ang babayad, okay? Salamat po. Magandang tanghali po, ingat po kayo, God bless. Okay. Mamaya, action naman natin ang sumbong ng kapatid ni DJ Chacha na pinagkalat sa social media na rest in peace na siya. Oo, sa pagbabalik niya ng Idol in Action. Dahil sa taong gusto mong ipaglaban, hamakin Manila o kutsain at ikay pagkaisahan. Idol, linding, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos, dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang rapidulpo na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking idol, san man makarating. Sana di ka magsawang kami ay mahalin. Gumawa ka man ng isang mali, yung milong nagawa mo paring tama ang aming didingalain. Kailangan ka ng ating bayan, kailangan ka ng mga Pilipino, lalo ng mga maliliit. Salamat sa pagtulong mo nang walang kapalit, Panginoong Jesus na ang bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo, ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng samba.
mapitulpo. Isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalaban ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap niya na idol mapitulpo. Salamat sa'yo idol mapitulpo. Ika'y sanda. Nilapit sa atin ni DJ Chacha ang reklamo ng kanyang kapatid na si Fitz. Binaha kasi ng condolences si DJ Chacha matapos i-post ng isang kakilala nila na patay na si Fitz. Okay. Makausap natin si Sir Fitz Gerald Balba, kapatid ni DJ Chacha mula Tondo, Maynila. Sir Fitz, magandang maga po. Hi, Sir Rafi. Good morning. Okay, sino po itong nagpapakalat po ng masakit na balita na kayo po ay RIP na? Kakilala ko siya. Nakilala ko siya sa volleyball group namin. Okay. Tapos, ayun. Okay. Bakit niya po ginawa ito? Kasi I think meron kaming argument dun sa post niya. Meron kasi siyang pinost yesterday, and nabasa ko kasi, and I think as a person na may alam dun sa topic na gusto niyang i-point out, I commented to share my views and to correct them. Baka malinawan lang siya. Ano po yung pinost so, ayun, niya, sir? Medyo sensitive, Sir Rafi, pero may kung may copy po kayo, baka mabasa niyo po dyan. Alright. So, ayun po. So, medyo... Ayun po, nag-gare kami ng kanya-kanyang point of view. Kaya lang, I get tired na din. So, ang sabi ko, you're listening, but you're not trying to understand. Right. So, parang sa dulo, ang sabi ko, to make it short, sinabi ko, sorry ha, pero ang tot kasi ng argument mo, then I block her na. Alam ko na may gagawin siyang something like that. Kasi I know her eh, na pag may kaaway siya, ipopost niya yung dalait-laiting niya sa Facebook. Pero hindi ko in-expect na magiging ganong kalaw yung attack niya na magiging patay na ako and isi-share niya sa iba't ibang groups sa Facebook. Mga bandang 3 PM, sir, may nag-message sa akin, common friend namin, okay, na kung nakita ko daw ba yung post, gusto niya lang daw sabihin na hindi maganda yung joke. So ang ginawa ko, meron kaming mutual friend, pinamessage ko siya na, uy, baka sabihin pwede namang pa-delete to kasi hindi maganda yung joke. Eh, ang nangyari is ayaw niya i-delete kasi 51 shares na daw, gano'n. So, masaya siya na umabot na sa gano'n yung post niya. Okay, eh, apparently, ako, sir, hindi ko na lang pinansin ng una eh. Okay lang sa akin, sabi ko, sige, since Facebook lang naman niya, so makakita lang friends niya. Tapos mga bandang 6 PM, tumatawag yung ate ko. Sabi ko, bakit? Sabi niya, patay na daw ako. Sabi ko, ha, paano nangyari yun? Kasi apparently pala, ang dami niyang pinag-sharean na group sa Facebook, lahat ng online selling, umabot na ng Gapan, umabot ng Calvita, umabot ng Las Piñas, lahat yun, shinare niya doon. Okay. So ngayon, ano na, parang nung nagko-contact siya, too late na kasi nalaman na ng mga pamilya ko, ang dami nagko-condolence sa kanila. And she's not even sorry sa ginawa niya. Masaya siya. So ngayon, sir, kung matutulungan niyo kami, I would really... matutuwa po ako na kung matutulungan niyo kami dito sa issue na ito. Alright. So, ang pinagmulan po nito ay tungkol sa franchise? Yes. Ng ABS. Alright. Yes. At napikon po siya doon sa inyo pong supposed to be dapat healthy discussion yun from the start. Napikon siya po, kung ano ng pinagpo-post niya masasama against you. Parang... I block her na kasi parang gusto ko ng peace of mind. So after that conversation, after my last reply, I block her na kasi ayoko na nga. Parang gusto ko ng peace of mind. Hindi ko naman alam na ganun yung gagawin niya, sir. Na patay, na una nawawala daw ako, tapos ngayon daw rip na. Tapos may mga tao nagtatanong dun sa post niya, anong kinamatay niya? Sabi niya, high blood daw po. So kung matinong tao, ba gagawin ba yung ganung kababa? I mean... Ganyan na po katagal po, kakilala po itong si Carla. Siguro, sir, mga 2 years. Kakilala ko siya, pero hindi ko siya ka-close. So, siguro lesson learned din sa akin yun. I mean, kakilala. As in, kilala ko siya sa pangalan. Nakikita ko siya minsan. Pero hindi kami yung talagang magkaibigan na magkaibigan. Okay.
Sige, ayaw makipag-usap po ni Carla. Maraming beses namin siyang tinatawagan para bigyan ng pagkakataon upang magbigay ng kanyang panig. Pero pinili niya po na hindi na doon magsalita. So karapatan niya po yun. Tayo po ay kukonsulta sa lawyer kung anong kasong pwede may isampas sa kanya dito kay Carla, doon sa kanyang pinanggagawa against you po, Sir Fitz. Nasa ilin telepono si Attorney Garrett Tungol. Attorney Garrett, magandang umaga. Yes, sir. Magandang umaga po, Sir Rafi. Okay. Ito pong isang nangangalang Carla Tan Datu. Pinagkakalat niya sa social media na patay na itong aming complainant. At kumalat na po sa halos lahat ng mga kakilala, kaibigan ni Sir Fitz. Okay. Dahil dun sa kanyang pinagpo-post. Yes, sir. Ano bang kasong pwedeng kaharapin itong si Carla Tan Datu? Okay, sir. Ang case natin dito is for cyber-libel. Dahil hindi po natin mapagkakait na ang pagkakalat ng balita na ikaw ay patay, ay syempre nakadamage sa ating reputasyon. Dahil ang daming maluloko nito, ang daming siguro, maraming nagsasabing condolences, yung mga pamilya siguro ng ating kompetent ay na-affect. So makakita po tayo ng damage, not only sa reputation po ng ating complainant, pati na rin po sa mga kanyang kamag-anak siguro. So meron po tayong cyber-libel. Kasi makikita po natin na may actual, na may analyst food. Dahil alam naman na hindi totoo ang pinagsasabi. So, ayun, napakalinaw po may time libel. So, dito, maliwanag pa sikat ng araw na mawawaran talaga itong si Carla dahil very clear ang ebidensya rito. Sinabi niya na patay na at buhay pa naman itong si Mr. Fitz, Gerald, yes, Balba. Sir. Tandaan po natin na ang libel na nangyayari po yun ang ating sinasabi ay alam naman nating peke or mali. Kumbaga kung alam kong kasinungalingan ang aking sinasabi at sinabi ko pa rin to para ikaw ay taktan, either you or your reputation, doon po pumapasok ang ating cyber libel. So very malicious po itong ginawa niya at talagang paninampuri para hiyain at ilagay sa sitwasyon na kung saan pag-uusapan ng hindi maganda itong si Mr. Fitzgerald. Yun po atang yes, purpose po ni Carla. Okay, so yes, cyber libel, wala na iba pang kaso, pwede maidagdag? Pwede rin po natin siguro ilagay dyan. Is nagpapakalat siya ng ating fake news na sinasabi. Kailangan po natin tandaan na yung pagpapakalat ng kanyang balita, pwede rin po tayo makawa ng sinasabi ating challenges. Dahil at po nakasira po ng business niya ng tao, kunyari kung professional po ang ating complainant, marami po nga atras ng kliyente. Okay, sige. Attorney Garrett, maraming salamat sa time na binigay niyo sa amin. Yes, sir. No, sir Fitz, very, very clear dito at overwhelming po itong mga ebidensyang sinumitin nyo dito sa amin na talagang merong strong cyber libel case against Carla. Kung hindi ko kayo paareglo, hindi po, sir. Nakikita ko na po, kahit hindi ako abogado, 100% akit po to sa judge. Carla, andyan si Carla? Okay. Sige, kausapin natin ngayon si Carla. Pumayag na rin makipag-usap. Ma'am Carla Datu, magandang umaga po. Hello, sir. Good morning. Morning. Sir, ma'am, sa kabilang linya si Sir Fitz. Good afternoon. Okay. Good morning. Sorry. Good morning pa lang po. Si Sir Fitz po, yeah, sa kabilang linya, Ma'am Carla. Yes, sir. Are you live? Kasi wala akong video. I cannot see. Live po tayo, ma'am. At sa kabilang video si Sir Fitz. Can you open the TV? Watch natin. Apo. Pero ma'am, huwag niyo lagyan ng audio para hindi ho tayo magkaroon ng feedback dito. So, ma'am, ipinost nyo po, ipinagkalat nyo po sa social media na siya po ay RIP na, samantalang yes, alam nyo naman na hindi. At ito po ay cyber libel, ano po, na kaso. Yes po, I'm fully aware of the things that's happening right now. Apo. Ngayon, ganito po kasi, kung pwede po bang ikwento kung how things happen. Sige po, ma'am, sige po, ma'am. Salamat, sir. So, sir, ganito po, ito was morning, and then since nga, di ba may nangyari sa isang network sa ABS-CBN. Opo. Now, everybody is having their piece of comments. I have my Facebook who's marami akong friends sa ABS na nag-work. Okay? Opo. Okay. So, of course, they have this comment saying that sino pa bang mga DDS dyan? Kung may DDS pa dyan, i-unfriend na ako or itong ano network na to. Bakit hindi? You know, they have their own piece of opinion. Okay. Ako, as myself, okay, nagbigay lang ako ng insight. Okay. Na sinabi ko, bakit ba hindi
bakit ba hindi matapon-tapon itong ABS? Hindi ba to bakit palitan na lang ng bagong pangalan? Okay. And then, I made like a paragraph. Sabi ko, in a businessman standpoint, sabi ko, kasi matagal i-insinuate ang isang brand. It takes years bago ma-build ang isang brand. Mula bata yan hanggang pagtanda, napapanood yan ang natatandaan. Hindi ganun kadali itapon sa kanila. Patulad din ng malakas silang magbigay ng kontrata sa kanilang mga artista, how much it's gonna cost. Advertising, kasi pag in-scrap mo ang network, automatic, tanggal ang lahat ng show. So yun yung aking mga ano, iniisip ko bakit. And okay. Then, sabi ko, this is just a businessman standpoint. Pero kung isipin mo, kung talaga namang, alam mo yun, if you want everything maayos at first, okay, you would have papers. It's simple lang eh. Para kang bumili ng sasakyan na ipapadrive mo sa anak mo, okay, na kailangan may insurance. Okay. Yun lang yung ano ko, kumbaga bakit hindi sila pinipigilan because of the things that they said over media. Pinipigilan sila because of the paper. Yun lang yung point ko. Ma'am, pwede makasingit. Ma'am, yes, I agree with you. Karapatan niyo po na magsiwalat ng inyong opinion sa social media. Karapatan niyo po yun. However, wala ko kayong karapatan na para mag-post po ng mga malisyoso pong mga pananalita doon tulad ng papatayin niyo po itong isang buhay pang tao. So, yan po yung cyber libel. Sir, honestly, ito po, admit ako, tama kayo. Wala akong mali ang ginawa ko na papatay, ganito, ganyan. Pero hindi ko naman sinabing papatayin ko siya. I said, peace, rest in peace. This is what happened. He made a comment. And then he said, I didn't, kung makikita niyo pa yung hello and all that, nagkakaroon kami ng parang debate. At the end of his comment, last comment that he did, he said, I was bobo and happy na daw ba ako. And then he blocked me. Okay, sandali po, ma'am, pagbigyan naman natin makapagsalita itong si Sir Fitz. Sir Fitz, pwede mag-usap kayong dalawa kasi sabi niya, tinawag Sir ko siya bobo. Kausapin niyo po siya, sir. Sir Rafi, kung may kopya kayo nung post ko, nung comment ko sa kanya, I didn't attack her. Ang sabi ko, ang bobo ng thought niya. And if she would comprehend that, well, it's not an attack on her. Kaya ako siya blinap kasi ayoko nang makipag-interact sa kanya. Gusto ko na tumigil. Okay. Pero it doesn't give her any justification to attack that law and spread na patay na ako. Correct. Narinig niyo po, may point po doon si Sir Fitz, Ma'am Carla. Yes, 2010. Yes, very much. Pero, kumbaga, Fitz? Ito pa, Sir Rafi. Sorry, Carla, ako muna. Ito pa, Sir Rafi, ha. Nakikiusap ako doon sa isang kaibigan namin. I-delete niya yung post. May screenshots ako ng messages nila. Masaya siya, Sir Rafi. And ang sabi niya, sorry, not sorry. Ano daw? All talk lang naman daw. Wala naman daw pong paghihinatnan yung ginawa niya. And now, sir, kung sinasabing areglo, hindi ako magpag-areglo sa kanya kasi I think law is law. So, panagutan mo yung ginawa mo, Carla. Oh, Ma'am Carla, may kausap lang po kami kaninang abogado na talagang very malicious po itong mga post ninyo. At yeah, at ito po ay para sa akin po, 100%, ito po ay maakit sa judge. And you know, kapag naakit na po ito sa judge from the fiscal's office, lalabasan po kayo ng warrant, ma'am. Yes, understood. I know what is it going to happen and you have to prepare for consequences. Nevertheless, kausap si Pete, ganito eh. Can I speak to him, sir? Sige, go ahead po, ma'am. Kausapin sige, ma'am. I'm listening, Carla. I'm listening. Okay, ito, be, hindi ko in-expect that you would boil out yesterday, honestly. Ngayon ko inisip, bakit, where is it coming from na parang meron ka ng angst coming from me? I know that, nakilala ko si Fitz, Sir Rafi. We are a member of Makati Co and Volleyball Group, nabanggit na. Ito, volleyball group po to, doon kami nagkakilala ni Fitz. It was 2015. Now, there was a time, Fitz, if you remember, last year, you had some bad moments. And Carla, can we speak directly to the topic? Yes, we are in the can topic. You answer the allegations? Kasi ibang topic ang dinidiscuss mo eh. I'm talking to you. Can you answer the allegations? Ma'am, tama naman, ma'am. Lumilis po kayo sa issue. Ang lumilis issue po dito. Kayo, Carla. Pinalabas niyo po siya patay. Let's talk about the post. Okay, sige. Yung post na po, ma'am. So, we met there in MTVG and then you got kicked out since nakaaway mong isang admin. Lahat ng friends natin sa MTVG nakablock out. Okay, Carla. Nagme-message sa akin yung friends natin sa MTVG. Sir, can we stick to the topic? Kasi this is not even related Topic. Ma'am Carla, excuse me. Tama nga naman si Sir Fitz, Ma'am Carla. Lumalayo po kayo. She's trying to attack my credibility. Sir, can I say something? Bakit ko po ito nabanggit?
Ma'am, hindi ma'am, eh, doon po talaga sa post ang pinaka-issue rito. Andan tayo sa post, Carlet, sinaya mo sa Gapan, sinaya mo sa Las Piñas, sinaya mo sa Bacoor. Sa akin, hindi sa akin casual na tawagin mo ang isang taong bobo. I didn't wala call you bobo. Read it properly, Carla. I said, ang bobo ng thought mo. Hindi ko sinabing ang bobo mo. Kahit basahin mo pa ulit-ulit, lahat ng... Alam mo, Carla, ganito lang yan eh. Hindi, babe, sige, ganito lang yan. Alam yung salitang hate the action, not the doer. I hate your thought and I didn't call you bobo. Tawang mo siya, Tinagamit. Ang sasabihin mo ba sa kanya, ang bobo ng iyong solution? Can you do that? Ma'am, sandali, ma'am, excuse me, ma'am, Carla. Ma'am, I'm gonna call the lawyer one more time. Para sa akin to, ha, hindi ko pa nakakausap yung lawyer. Iba kasi yung sinabi niya, ang bobo ng thought mo as opposed to ang bobo mo. Yung ang bobo mo, yung po sigurong libelous, pero ang bobo ng iyong pong ginawang aksyon, ang bobo ng iyong ginawang solusyon o thought, I don't think libelous yan because he is not attacking your person. Okay? But anyway, kakausapin ko po yung abogado para magkalamanan tayo. Attorney Garrett Tungol, magandang umaga po, Attorney Garrett. Okay. Good morning, sir. Ito lang simple. Kung libelous ba ito, hindi. Sinabi nitong complainant dito, doon po sa inireklamo niya, sinabihan niya na, ang bobo ng thought mo. Oh, is that libelous? Ganito po yun, sir. No? Nakikita akong difference sa kanilang statement ay yung isang argument, yung ang bobo ng thought mo, it attacks yung merit ng argument. However, yung pagpapakalat po na ikaw ay patay na, it attacks the person itself. Ang pinaparusahan po ng libel is yung pag-atake ng isang argumento. So yung pagpakalat lang po na patay ang kanyang kalaban sa social media, yun lang po ang mapapatawan ng cyber libel. Yun po, yung bang, okay. Attorney, kasi nasabi kanina, correct me if I'm wrong, na maring hindi libelous yun yung ina-atake niya yung thought, yung isip, yes, o delicate, yes, yung desisyon ng isang tao. Yes. Is that libelous as opposed to attacking her directly na ang bobo mo? What's the difference? Yes, sir. Ang difference po natin dun, eh, yung target po ng malicious statement. Kasi ang pinaparusahan po sa ating crime ay yung pag-atake directly sa tao. Directly hindi sa pagkatao? Po, yes, sir. Sa pagkatao po. Hindi naman po directly sa pagkatao pag sinabi, your argument is dumb. Kumbaga, kung in English nga natin, ang bobo ng thought mo, or ang your argument is dumb, that means yung argument mo ang ina-atake ko. It's not your personality. Okay. So tama ako, hindi libelous yung kung tutusin. Tamang-tama, sir. Yes, sir. That's what I thought. Salamat ulit, Attorney Garrett, ha? No problem, sir. Okay, sandali lang po. Nasa yung telepono, gusto magsalita si DJ Chacha. DJ Chacha, magandang umaga sa iyo. Hi, good morning, Sir Rafi. Ma'am, meron daw ko yung gustong sabihin, Ma'am DJ Chacha. Yes, sir. Sir, actually, hindi sana ako magsasalita kasi alam ko naman kaya to ng kapatid ko. Pero ayokong tignan nila kung sasabihin ko dahil public figure ako. Tignan nila ako bilang normal na tao na may kapatid, na mahal ko yung kapatid ko. And then, ayun yung tignan nilang standpoint dito sa sasabihin ko, na what if kapamilya mo ipakalat na patay na? Mm-hmm. Ano pong mararamdaman ninyo? Ako po actually ang nagsabi sa kapatid ko, kakasuhan natin ito dahil sobra yung ginawa niya. Sir Rafi, umabot po hanggang Amerika. Tinatanong po ako ng kaibigan ko kung namatay yung kapatid ko. Hanggang doon po umabot. Dahil ito pong si Carla, pinag-share sa mga groups na kinabibilangan niya. May mga screenshots po kami. Mabuti na lang po may mga kaibigan kaming nag-check. Ayun. So yun nga pong sabi ng lawyer. Teka lang, Carla, ha. Teka lang. Sinare niya po sa iba't ibang group, sir, yung namatay yung kapatid ko, sir. Okay. Tapos, sir, ayaw talaga ng kapatid ko magkasi, sir. Ang sabi niya, ayaw ko ang babaw niyan, palampasin natin. Ang sabi ko po, sir, ang sabi ko po, sir, teka lang, Carla, wait lang, Carla, nagsasalita ako. Carla, let me speak, please. Carla, please, okay. Let me speak. Alright, ma'am, go ahead lang po, ma'am. Hindi po narinig si Carla on air. Hindi, okay, kayo pong on air, ma'am. Kayo pong on air. May narinig po kasi ako. Ma'am, ayan niyo lang po, ma'am. I-disregard niyo lang yan kasi hindi kayo lang po napapakinggan yung boses niyo lang narinig. Narinig po kasi siya. Okay. Sir, ganito, Sir Rafi. Actually, ayoko na po sanang pahabain to, pero kasi merong mga tao kailangan
maturuan ng leksyon, sir. Ayaw po ng kapatid kong kasuhan siya. Ayaw po ng kapatid kong umabot sa ganito. Pero nagpapasalamat po ako. May mga kaibigan po kaming tumutulong sa amin. And itutuloy po namin yung kaso, sir. Kasi uulitin ko, nag-message po ang kapatid ko sa kanya. Pinapadelete po yung post. Nakita ko po yung message. Hindi po siya nag-sorry. Unapologetic po siya. Masaya po siya. Yung kapatid ko po hindi po nagsumbong sa amin about her post. Hindi po namin siya kilala. Ang nagsumbong po sa akin, kaibigan ko po, nagko-condolences sa amin. Nagulat po ako. Okay. Napakasakit nga po yun. Yun po nangyari. So ako bilang kapatid, nakakatandang kapatid, ano kayo po sir, kung may kapatid kayo, ganun yung ginawa, pinatay po sa social media. Manggagalaiti po ako. Manggagalaiti po ako. Yes sir, ako din po eh. Tapos sir, may nagtanong anong pinamatay, parang ano nangyari, ang sinagot niya po, high blood. So mabuti na lang po sir, yung kapatid ko is living with my parents. Kasi what if yung kapatid ko sa ibang bahay nakatira, ano pong mangyayari sa mga magulang ko sir? Correct, yun po yung nakatakot. Yun po lang naisip ko sir eh. Yun ang nakatakot kung yung magulang ninyo nag-alala, halimbawa nakatira sa ibang bahay itong si Sir Fitz, eh baka inatake yung magulang nyo sa nervyoso, sa... Yes alala. Sir, kaya saka ano po sir, kahit anong issue po, kahit anong issue, kahit anong argumento, pwede po sila mag-agree to disagree. Sana po ang ginawa po na lang is kinausap niya po yung brother ko, tawagin mo na lang din bobo yung kapatid ko, pero huwag mong patayin sa social media. Yun po ang sa akin. Kasi merong mga tao po na minsan sumusobra na po talaga, and kaya po nag-decide po talaga ako, sinabi ko sa kapatid ko, sampahan natin ang kaso para din matuto yung iba na hindi dapat nila po ito ginagawa. Para maging eye-opener po ito sa lahat, ma'am, na huwag magpadalos-dalos. Dapat yes, mag-ingat sa kanilang mga okay comments sa social media. Marami kasi dyan, nabasa't makapost lang sa social media, kung ano yung damdamin nila right that very minute without thinking, nagpo-post. Ito ma'am, para maging leksyon sa mga iba pang taong makakapanood nito para mag-ingat. Okay. Sige po ma'am, tutulungan po namin itong si Sir Fitz para sampan ng kaso si Ma'am Carla. Ma'am Carla? Yes. Narinig niyo po yung sabi po ni Attorney Garrett. Tama nga po yung yung take ko na hindi po libelous yung sasabihin ang bobo ng thought mo versus ang bobo mo. Sir Rafi, I don't have any plans. I didn't talk to any lawyer about what I can file. Wala akong kinausap at wala rin akong planong kasuhan siya ng libel. Okay. Okay, malicious or siya kakasuhan ako. Okay. It's her hit right. So, pero tama kang sa huling sinabi niyo po na ito magiging lesson pare-pareha sa amin na magpunos bili. Kung hindi kami parehas ng nilalakaran, matuto kami magtimpe. Kasi ako, tao ko aminado ko, mali yung ginawa ko eh. Pero kasabihin ko na lang din, naging nainis ako na parang nag-aasaran ba kami to, because he was a friend, I didn't expect he would call me that. Kung sa bahay nila, i-correct ang bata, tawagin na ang bobo naman yung pagkapagkabasa mo, normal. Sa bahay namin, hindi ganun. Nagkamali ako ng marami sa buhay ko, never akong tinawag na bobo ng tatay ko. Okay. Anyway, ito naman po, ito na po ma'am Carla, no? Pagdating po sa korte. Okay, let's proceed. Kung paano ito matapos, go ahead. Pero okay. Faith, don't poke the bear. Don't poke the bear. Sir, can I talk? Go ahead po, sir. Sir Fitz, go ahead. Alam mo, Carla, ibang-iba yung aura mo ngayon kasi nabasa ko lahat ng chat niya ng kaibigan natin. You even call me Baboy Ramo. You even call me na panakot ko nakakasuhan kita. Pero I'm sorry, Carla. Law is law. Law is law. So harapin mo yung law na vinayolate mo. Yun lang. Okay. If that's what you want. Alright, sige po. Anyway, ito po para sa inyong dalawa, Ma'am Carla at Sir Fitz. Yeah. Pagdating po sa korte, susubukan naman kayo ng korte ng pag-ayusin. At meron pa naman yung adjudication. And then meron pa naman yung later on, kapag nakumbinsin niyo po si Sir Fitz na patawarin kayo, meron pa naman yung desistance kung tawagin. Ano? Marami pang option. Merong floor na pwede kaming kumababa. Exactly. Exactly. So for the meantime, hayaan po na muna natin maakit to sa korte. Okay, ma'am. Opo, magsasampa po kami. Opo. Salamat po, ma'am Carla, sa time na binigay niyo sa amin. Sir Fitz, kukontakin kayo ng mga staff para doon po sa pagsampa ng kasong cyber libel against Carla. Salamat. Sir Rafi, pwede po manawagan. Sige po, Sir Fitz. Hello po. Sa lahat ng nakakabasa ng shiner ni Christine Carla Tandatu, I'm still alive. At alam ko po sa Google, sikat siya. So kung kayo po ay isa doon, pwede po kayong lumabas. Lumabas po kayo ngayon. Maraming salamat po.
Salamat po, Sir Fitz. Ingat po kayo palagi. Magandang ingat po. Salamat, Sir Rafi. God bless po. MJ, ano mga comments ng ating mga netizen? Grabe, Idol Rafi. Yung mga kapatid nating keyboard warrior, ang sinasabi nila, eh, playtime daw at palusot si ate girl, si Carla. At sinasabi nga nung iba, gaya ni Leian Cardinal, ipakulong na yan para raw magtanda. Hambog ka, ano ka ngayon? Nakisabay ka pa, ikulong na yan. Mag-isip ka muna bago ka mag-post, ate girl. Kahit nasabihing bobo, mali pa din yung ginawa mo. Ngayon, pinatunayan mo talaga na bobo ka. Hahaha, makulong ka sana. Ang sabi naman ni Destiny Cristo, Tobal II, ang babaw naman ng kaligayahan niya. Hindi naman niya alam kung anong pwedeng maramdaman ng isang tao. Para lang sumikat, siya may nagpa-RIP pa siya. Paano kaya kung yun yung ibalita na gano'n, ano? Kung siya raw yung ibalita, tas yun, humihingi rin po itong kaibigan natin na ito ng tulong, Idol Rafi. Pero syempre, yung team mo ay a-actionan din po yan. Pero anyway, gano'n yung mga nakikita natin na nanggagalaiti sila na kanina pa raw, eh, nagawa pa ni Carla na ilihis yung topic. Diba? At humaba ng humaba. Silipin naman natin, Idol, sandali yung YouTube natin na talaga namang talaga umuusok na rin po sa comment. Nakita nyo kung gano'ng kabilis ang pag-angat niyan. O, diba? Sana raw kahit daw mag-apologize, yung nakikita natin, ano, eh, sabi ni Jetin, apologize ka na lang, Miss Carla, patawa-tawa ka pa eh, diba? So, nagugulat sila na talagang bakit gano'n, ano, nagmamalakas pa na loob si Carla. So, yan yung mga round-up na mga komento natin, Idol. Balik sa inyo dyan sa studio. Okay, salamat, MJ. Talaga namang napakalakas ng kaso ni Sir Fitz. Kumbaga, kung ako magsasabi, 99.99999% parang DNA test result. Yun talaga, mawawaran talaga itong si Miss Carla. Kaya next time kayo po dyan, ha? Mga padalos-dalos na basta meron lang ma-post, think before you click. Otherwise, may kasabihan na huli na ang pagsisisi. Nasa kulungan ka na, saka ka magsisisi. Lana. Okay. Ito na ang aking favorite segment. Siyempre, ang ating mga super bida, mga OFW. Kasama natin ngayon sina Ma'am Lenny De Hacto at Georgina Librado mula Doha, Qatar. Magandang umaga po dyan sa inyo, mga ma'am. Magandang tanghali, Sir Rafi. Oh, tanghali dito, umaga dyan sa inyo. Good morning from here. Anong oras po dyan? 7 po. 7 ang umaga. Buti maaga kayo nagising. Opo. Kumusta muna kayong dalawa, ma'am? Umagang nagising, Sir Rafi. Kumusta po kayong dalawa? Mabuti naman po. Ayun. Ano pong trabaho nyo dyan? Ma'am Lenny at Ma'am Georgina. Ako po si Lenny, Sir Rafi. Ma'am Lenny. I'm working as a teaching assistant po in one of the British schools here in Doha. Wow. And at the same time po is animal rescuer for since 2011. Animal rescuer, I like that because I'm an animal lover. Thank you, yes, thank po. You. Yes po, parang kami ni Georgina. Oh, mabuhay ka, mabuhay mga animal lover. Okay. Kayo naman po, Ma'am Georgina, ano pong work nyo dyan? Yes. Nag-work po ako sa isang construction company as document controller. Controller? O mukhang magandang trabaho. Yes, yan. And I'm an animal rescuer din po since 2009. Ah, pareho kayo. Wow, bless yes. Your heart. Yan. Eh, lahat ng animal lover, malalapit ang puso ko dahil ako po ay animal lover din. Kumusta po yung sitwasyon dyan as far as COVID is concerned, COVID-19, dyan sa Qatar? As of now po, tumataas po yung number ng cases, although mataas din naman po yung recovery ng mga patients po. And to compare with the other countries, Sir Rafi, hindi gaanong mataas po yung mortality rate namin dito. So everything is under control by the government, which is we are really very thankful kasi po yung Doha po talaga, the state of Qatar is really doing their best para po makombat yung COVID dito sa Doha po. Okay. Ma'am Georgina, kapag day off nyo halimbawa, meron ba kayong napapasyalan dyan o lockdown pa rin? Semi-lockdown at hindi pwedeng pumasyal-pasyal sa labas? Pwede naman pong lumabas, but with cautions. Hmm. Like kung pupunta kami sa groceries, open naman po yung mga groceries natin. So wearing mask,
gloves and mga ano, mga meron kaming app dito na we called it Eteras na in-install namin sa aming self sa mobile phone, and then yun yung chine-check ng mga establishment bago kami pumasok sa malls, sa grocery shops. Gano'n na kayo katagal dyan, Ma'am Leni, kayong dalawa ni Ma'am Georgina? Ako po dumating dito is December 1 of 2008. Tagal na! Yes, ako po is, yeah, ako po ay 2009 November. Oh, magkasunod lang halos. So, naminis nyo na po siguro yung mga Filipino foods, puro Arab foods na lang. Wala bang Filipino restaurant dyan? Marami naman po Filipino restaurant. Although, Sir Rafi, medyo may kamahalan. Aha. Pero... siyempre po, nakakatikim pa rin kami ng Filipino food. And at the same time po, nagluluto naman dito sa house po. Pero may mga Filipino grocery store dyan? Meron po. May tinatawag po kami ditong Kabayan Soup. Ayun. So, nakakabili kayo ng mga produkto gan sa Pilipinas. Alam ba, yung mga sardinas, yung mga tawag nito, yung... Lucky me. Ay, nasabi ko na. Opo. Opo. Pati po mango sa cafe. Okay, di ba? Mango. Oh, di ba? Oh, mga gulay. Ayun. Taga saan kayo, Ma'am Georgina, di sa Pilipinas? Ako po taga Dinagat Islands po. Okay, sige. Umpisa natin kay Ma'am Georgina. Pwede ho bang pakibati ho yung mga kamag-anak, kaibigan nyo rito sa Pilipinas? Sa Dinagat Islands? Yeah. Yes, sana nanonood sila, pero kung mapanood man nila to, sa lahat po ng taga Dinagat Island, Surigao City, Surigao del Norte, Caraga Province po, stay safe and pray lang tayo lagi, and then sana po next year magkita-kita po tayo. Tama. Kayo naman po, Ma'am Leni, meron kayo bagay din mga pangalan? It's okay, mga kakilala nyo, kamag-anak nyo, pangalanan nyo po. Yes po, binabati ko po first of all yung mom ko, yung kapatid ko po nasa Saudi sila, and soon po yung mom ko umuwi na rin po ng Pilipinas for good. But my brother will going to stay po sa Saudi. And binabati ko po rin po si Grace, si Ken, si Nicole, hi! And lahat po ng mga relatives ko po dyan sa Cavite, sa Iloilo. Kamusta po kayo dyan, mga tita ko po, mga pinsan ko. Stay safe po kayong lahat, and also all my friends. Hindi ko na po isa-isahin, Sir Rafi, kasi masyado po marami. But I would like to take this opportunity, Sir Rafi, to thank po si Carol, and then also Pastor Kawi Kawayan. Si Pastor Kawi Kawayan po, Sir Rafi, ay napaka-helpful po niya. Kahit po nandiyan na po siya sa Pilipinas, Sir Rafi, but still, yung puso niya po nandito pa rin po sa Doha at sa mga, yung mga kababayan po natin, OFW. So, he really tried his best na makatulong po sa mga kababayan namin dito sa Doha po, Sir Rafi. Sis, nandiyan po kayo sa kitchen, naisip po tuloy pagkain. Ano po yung, ano po yung masarap? Sir Rafi, sa labas, sobrang init po. Yung phone ko po, nagahang na siya. Sobrang humid po talaga ngayon dito sa Doha. Oh, yan ang maganda kasi ayaw ng COVID ang mainit at humid. Oh, para medyo bawas-bawasan yung mga siguro virus ng COVID. Siguro that's also one thing. Oh. Yeah. Ano po yung may recommend nyo pag napunta sa Arab countries ang mga kababayan natin mag-tourist dyan? Masarap na pagkain ng mga Arabo? Yes po. Marami naman po mga restaurants dito. Hindi lang naman po mga Arabic food, actually international. Hindi, Arabic food po. Halimbawa, tayo, pinakbet. Eh, siyempre, pinagmamalaki natin yan. Sa Arab countries naman, kanila mga Arabo. Kanila po, Sir Rafi, is kabsa. Tawag po nila doon kabsa. Yung meron pong rice. Kabsa. Tapos, either chicken, beef, mutton. Manghang po yun. Meron din po seafood. Yeah. Manghang. Hindi na po siya maanghang gaano. Marami lang spices, mixed of different spices. Ano ang pangalan ulit para pag napunta ko diyan sa Doha, yan ang ordering ko? Kabsa. Opo. So meron and then po... another thing po is biryani. Yun po yung another food na sikat po dito is biryani. Ano po yun? Actually, it's originated from India, but many people ho, including mga Filipinos, they love to eat biryani po. Ano po yung karne ho yun? Seafood o... Opo. Rice din po siya, may rice siya. And then, meron curry. Opo. Although, curry po siya.
Nako, ginutom tuloy tayo, pati mga netizen, ginutom ng di oras. Okay, Ma'am Lenny, sobrang thank you. At saka Ma'am Georgina, ingat po kayo palagi dyan. Mabuhay kayo. Opo, ingat po kayo, Sir Rafi. And it's an honor po. God bless po. Ma-interview ninyo, Sir Rafi. Ingat po kayo lahat. Thank you po, ma'am, sa inyong dalawa. God bless. God bless po. God bless for everything you do, Sir Rafi. Yes, ma'am. Mamaya, action na naman natin ang reklamo ng isang lalaki minamaliit daw ng boyfriend ng kanyang ex sa pagpublikan ng Idol in Action. Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na. Mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo Idol, rapidul po. Ika'y sandalatang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo. Ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan. Idol, rapidul po. Nang dahil sa'yo, maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag napulot dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi. Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya. Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira. Mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso. At dahil dun saludo sa iyo ang ating Pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan. Upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong nang walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo Idol, rapidul po. Ika'y sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa iyo. Ika'y ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan. Idol, rapidul po. At tumating man sa puntong makagawa ka ng mali. Dahil sa taong gusto mong ipaglaban, hamakin man nila o kutsain at ika'y pagkaisahan. Idol, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos. Dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang rapidul po na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking idol, san man makarating. Sana di ka magsawang kami ay mahalin. Gumawa ka man ng isang mali, yung milyong nagawa mo paring tama ang aming titingalain. Kailangan ka ng ating bayan, kailangan ka Idol, rapidul. Nang dahil sa'yo, maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag... Nagreklamo ang isang lalaki na iniinsulto at minamaliit ng bagong boyfriend ng dati niyang kinakasama. Makakausap po natin si Tyrone Camiller. Magandang tanghali po, Sir Tyrone. Magandang tanghali po. Okay. Si Mark Anthony Monsanto. Ito po yung nandalait po sa inyo. Apo. Okay. At marami pong pinagsasabi sa social media na mga malalaswa. Sobrang laswa. Pinakamalaswa sa lahat ng malaswa. Wala nang lalaswa pa. Pag sinabi kong ganong klaseng statement, binitiwan ko ibig sabihin, hindi po kayang maipinta sa sobrang kalaswaan. Sir, ano bang pinag-aawayan nyo nitong si Mark Anthony? Pinag-aawayan namin dalawa po. Apo, apo. Ano bang pinagmumula ng gulo? Ng problema? Wala po yung pinagmumula ng ganyan. Siya lang po yung nag-message sa akin. Ng kung ano-ano. Di naman ako nang gugulo sa kanila kasi alam kong masaya na silang dalawa eh. Okay. Ang ex niyo po ay si Angelica. Dati mong kinakasama to. Apo. Okay. So, ex mo naman na ito. Eh, baka naman, sir, pasensya na, sir, ha? Eh, para naman maging patas tayo rito.
baka naman ginugulo mo pa sila, nagseselos ka, pinahimasukan mo yung kanilang relasyon. Kaya itong isa, nag-react lang. Hindi na po. Hindi na? Hindi po ako nanggugulo sa kanila. Yung ano ko lang dati, nung nawala na po ako ng trabaho, kasi wala po akong may, hindi na po. Kahit sa anak ko. Yan lang naman ang hinihingi ko sa kanya eh. Okay. Ilan po yung anak niya? Ilan po? Ilan po ang anak niyo ni Angelica? Lima po. Okay. Kausapin natin si ano Jonaline Monsanto, asawa ni Mark Anthony. Teka muna, merong asawa, itong si Mark, at meron pang girlfriend. Teka muna, dalawa. Akala ko ang kaaway lang dito ni Tyrone ay itong si Mark dahil kay Angelica. Meron pang isa. Sandali po. Sa Mark, sino itong si Jonaline? Pati si Jonaline ba kasama sa nag-aaway sa'yo? Okay. Jonaline, magandang tanghali po, Ma'am Jonaline Monsanto, asawa ni Mark. Hello po, sir. Jonaline, pasensya naman, manadamay ka pata dito. Ano bang problema dito sa pagitan ni Mark at ni Tyrone? Actually po, sir, ako po nagsabi kay Tyrone na mag-report po sa inyo. Okay. Opo, kasi po, hindi, pinapasa niya po kasi sa akin yung mga chat niya. Mga chat ni Tyrone, ng asawa ko sa kanya kasi nga, para sa akin din po nababastusan din po ako. Actually po, sir, hindi lang po asawa niya yung karelasyon ng asawa ko. Meron pa pong pangalawa. Pangatlo po yung asawa niya. Oh, teka muna. So, kayo po ni Mark ay kasal. So, bukod kay Mark, meron siyang Angelica na ex ni Tyrone. Tapos, meron pa talagang isa. So, ano pong reaksyon nyo? Hindi nyo ba kinukumpranta si Tyrone at para, I mean, si Mark? Hindi nyo kinukumpranta para sabihin, hoy, sumusobra na itong ginagawa mo at pwede ka ng kasuhan dito. Actually po, sir, nasabihan ko na po yan. Maraming business na po yan. Marami na po yung babaeng kinagago niya. Tapos po, sa tuwing sinachat ko po yung mga babae na niloloko niya, meron pa nga po yun siya niloloko na nagtatrabaho dito sa abroad, sinat po, nagalit po siya sa akin, inumura po niya ako. O ano pong mga pinagsasabi sa akin. Okay, sandali lang po, mama. So, lumilitaw na kayo po, Ma'am Jonaline at si Ma'am Sir Tyrone nagtutulungan. Salamat naman opo, po kung ganun. Opo, po yung isa po, dati po, gusto po makipagtulungan sa akin, sa amin tatlo. Kami tatlo po sana. Ang problema lang po, parang yung isa, gusto niya natang makipagbalikan dyan sa asawa ko. Sabi ko, ikaw, nasa sayo lang yun. Kasi ako, wala na akong problema dyan. Ang inaano ko lang, suporta ng anak ko. Gusto ko lang yung suporta ng anak ko na hindi niya pabayaan, kumbaga magsuporta siya. Kasi anak din niya yan, iligyan niyang anak yan eh. Hiwalay na po kayo, Ma'am Jonaline. Opo, sir. Hiwalay na po. Matagal na. Pero wala po kaming legal na hiwalayan. Kumbaga po, ako po yung kusang umalis kasi po. Pero hindi pa anak yung kasal nyo. Hindi pa po anak yung kasal nyo. So, gusto mo ma'am magdemanda para makahon natin itong si Mark Anthony? Kung kayo po hindi pa anak. Actually po, yun. At yun kayo, pa ang gusto ko po sana. Opo. At alam nyo na nagsasama na po ito si Mark at saka si Angelica. So, pwede na kayo magsampa ng kaso laban sa kanilang dalawa, kay Angelica maging kay Mark. Okay sa'yo? Pagkakaalam ko po kasi ngayon, naghiwalay na po sila. Kaya yan pong ex ko, ginagulo niya po yung asawa ng ex niya. Kaya kung ano-ano sinasabi niya dyan kay Tyrone, mga kabastusan ng mga sinasabi. Okay, sandila po mama. Sir Tyrone, saan nag-umpisa o kailan nag-umpisa yung ginagawang pambabastos, pambababoy sa inyo nitong si Mark Anthony? Nag-iwalay yata sila. Marami siyang message sa akin na parang nagpapatulong siya na maayos sila. Sabi ko sa kanila,
ayusin nyo na lang yan kasi problema nyo na yan. Hindi na ako magbubulong sa inyo. Okay. Pinasok mo yan. So, pinasok ko pa nga yan eh. So, humingi siya ng tulong na magkaayos sila ng ex mo. Nung hindi ka pumayag or wala kang ginawa doon sa kagustuhan niya, nag-post na siya, ganon? Ganon ba yung kwento? Nung parang hindi ko siya tinutulungan kung ano-ano na yung sinasabi niya sa akin, nakapabastusan. Yun nga, nung tumanggi ka na tulungan siya, gawin yung kagustuhan niya, eto na, binabastos ka na. Opo. Okay, sige, sandali lang po, Sarah. Makakausap po natin ang inyong ex. Ito kong si Angelica. Angelica! Hello po. Magandang tanghali. Angelica, ba't mo pinatulan itong si Mark? Eh, kasi sabi po niya sa akin, sa hiwalay naman daw sila ng apat na taon na nung asawa niya. Tapos sabi ko sa kanya naman, dapat kahit hiwalay pa kayo, huwag mong kalimutan ng ano mo sa anak mo. Sabi ko po sa kanya. Okay. Bakit ganito siya? Binabastos niya, binababoy niya ang ama ng inyong mga anak? Hindi ko po sir alam. Kasi po naghiwalay naman po kami kasi po binugbog po niya ako. Oh. At totoo ba maraming babae raw ito? Ewan ko po, di ko po alam. Okay, kung binubugbog ka niya, ba't hindi ka nagsumbong sa amin? Ba't hindi ka nag-file ng kaso sa police para makulong to? Pumunta sa police para damputin siya. Nagpunta po ako sa police kaso, tatlong araw na po nangyari. Tapos ang sabi ng police sa akin, binate na lang siya, tapos may medical po ako. Oh, hanggang ngayon ba, nandiyan pa sa medical? Pwede natin i-akit yan sa piskalya? Opo, nandito pa po sa akin. O di saan pa natin ang kaso sa piskalya? Tapos nang mabastos pa po na sa akin, dami po niyang ginagawa. Pero man, pasensya na ha. Tatanungin ko to. Alright. Bakit ka kasi umalis sa poder ni Tyrone? Nagkakaproblema din kami dati sir sa ugali din niya na hindi rin okay kami. Dati din. Dalawang taon na po kami hiwalay niyan. Nagtatrabaho po ako, bali din po sa selos na wala sa lugar, harap-harapan ng mga tao, sasampalin niya ako. Sorry ma'am, I'm sorry to hear that. Kumbaga napakamalas niyo po sa relationship. Nananakit yung una, kaya inilayasan mo, napunta ka mas matindi pa. Mayroon na po niyan ako lamad sa braso na tinagayan ni Tyrone. O itakpan ng tatay kung ginamit niya. Tinago ko lang po yun sa mga magulang ko. Ano po, tinaga ni Tyrone? Sino po? Dati po na nag-away kami. Ah, nanaga ito? Nanghawak po siya ng itak po, tapos may baby pa po kami noon. Pero matagal na po yun sir, matagal na panahon. Pero hindi rin po na po nag-ano sa kanya kasi ayaw ko naman ano yung mga magulang po. Tinaga po kayo nitong si Tyrone noon? Opo. Nag-away lang po kami. Tyrone. Paano pwede pa ko akong makasagot? Paano, sandali lang. Pwede paano ko pa ba ako ganahan, tulungan ka, nananaga ka pala ng iyong karelasyon? Sige po, go ahead po, Sir Tyrone. Sir, nung time na yun, nahuli ko kasi siyang may ka-taxi, may nagbibigay na pera sa kanya. Tapos yung kapatid ko po, kinarelasyon niya. Kaya yun ang nangyari, na walang po ako ng ano. Tapos hindi ko naman siya yung inano, yung pintuan lang namin eh. Kahit itanong pa yan sa mga bata. Okay, nagkakasangasang ano to. So, Angelica. Po. Kapatid niya, kinarelasyon mo at nahuli ka sa akto. Nako. Hindi po yan totoo sir, na may naano niya, yan laging sinasabi niya. Nung time na nag-away kami, nandun po yung mga pinsan niya sa tatay niya, buhay pa kasi yun. Tapos umuwi ako sa bahay. Tapos tumunod siya sa akin. Ang sabi ko lang naman sa kanya, pinakagamit mo na naman yung motor na yan pag masira. Hindi mo pakisagot lang mamang yung sinasabi niyang nahuli ka niya, nakarelasyon mong kapatid niya. Pero bago mo sagutin niya, ito para sa kalaman ng lahat. Kasi ilan na abogado na kausap ko, pinakala si Attorney Gary Tungol, na kapag kayo po kunyari si Mister na huli nyo sa akto si Mrs. na nagkikipagtalik sa ibang lalaki at nakapatong at nataga nyo at namatay si Mrs. o yung kalaguyo, may laban kayo sa korte, maabsuelto kayo. That's what we call as crime of passion. Dahil sa bugso ng damdamin, nagawa nyo yung hindi dapat, then maaari kayo maabsuelto. Yun po yung batas.
Okay. So now, Ma'am Angelica, so nahuli kayo sa akto na karelasyon habang may ginagawa kayo nitong kapatid ni Tyrone, kaya si Tyrone nag-react at nataga ka? Wala, wala po sir, hindi po yan totoo na sinasabi po niya. Nung nagiinoman, nagiinoman tayo, tayong tatlo nila kuya, tapos bigla kayong nawala. Pinatulog niyo lang ako. Tapos tinanong ko yung isa kong kapatid kung nasaan kayo. Tapos nandun na kayo sa kabilang bahay, yung bahay natin dati. Tapos sabi pa ni kuya, muntik na kayo maabutan ng father ko. Ano ba yun? Oh, tinanong ko sana ng kuya mo kung may nangyari ba. Dapat noon pa lang, ng time na yun, nag-reaction ka na. May nangyari ba? Ilang beses? Hindi yan ngayon ang pinag-usapan natin. Tandaan mo, yung nakaka-text ni kuya, ako, hindi ikaw. Lahat ng mga malalaswa din na nare-receive ko, tapos nagkukunwari akong ikaw, nagpapanggap ako. Kahit sobrang sakit na, kaya ko yung nagawa. Bakit? Kaya mo nagawa? O bakit di mo nalang tinuluyan kung yung file ang ano mo? Yan nga eh. Oh. Ikaw pa kasi yung, ikaw palagi kasi yung ano eh. Ako na nga lang nagpapakumbaba sa'yo, tapos ganun ka pa. May nagpapadala sa'yo ng pera, mag-asawa tayo, hindi, tapos nung nahuli, yung pagkatapos nun, nahuli kita na, may, nung nagdadrive ako ng kutsi ni Sardinis, nahuli kita na mayroong kang ka-text, tapos nagpapadala sa'yo ng pera, nung pumarada ako sa harapan natin. O bakit bigla kang tumakbo, tinago mo yung cellphone, di mo pinapakita sa akin. Tapos, mga ilang araw nakita ko yung, ano mo, yung card na para makakubra sa, ng pera sa ano, sa Metrobank. Ano ba yan, yung, basta yung, okay, ma'am Angelica, kaya na pag-usapan to, kasi ikaw nag-una, binato mo siya ng bintang na nanaga siya. Inamin niya, o nanaga siya, pero bigay siya ng depensa niya, kaya ka nataga dahil, alam mo na, yung mga pinagagawa mo sa kanya. Sa dinami-daming lalaki, bakit sa kapatid ka pa niya pumatol? Ito, pumatol ka na sa ibang lalaki kay Mark ngayon. Ganon din ang naging resulta, sinaktan ka. At hindi natin alam kung anong dahilan talaga kung bakit ka nagkipaghiwalay kay, bakit ka sinasaktan din ni Mark. Kasi kung nagawa mo yung kay Tyrone, then, maaaring nagawa mo rin to kay Mark. Yung nangyari po yun na kay Mark, sir, may trabaho po ako sa Annex, pumasok po ako. Tapos, pagka-fieldo po niya, nakakuha po siya ng 8,000 ma'am, size A. Ma'am, hindi kasi natin nakakausap ngayon si Mark eh, di ba? So, maski anong sabihin mo, then, hindi natin masasabing nagsasabi ka ng totoo. Kasi, malay natin, baka nag-seros din itong si Mark tulad nangyari kay Tyrone, meron kang ibang nakarelasyon, at nagkasakitan. Kaya nga ma'am, next time, pag meron ka ng karelasyon na iba, lalaki, then, dapat stick to that person. Huwag na ho kayong... Sir. Ma'am, sir, go ahead po. Pwede po makakawan. Meron pa rin isang nag-ano sa akin eh, si Usul. Sino po? Yung isa rin yung nakasama. Ayun din ang babastos sa, ng, ano sa akin. Ah, karelasyon din ni, sino? Ano, ni Angelica, si Utol? Usul? Opo. Yan do, mayroon din pa kung sinin na, ano, mga... Ah, okay, so dalawa pala nakarelasyon ni Angelica bukod kay Mark Anthony, si Usol pa. Yung account na yan na sinasabi mo, si Mark ang gumagamit na yan. Nung bago kayo ni Mark, ginamit yan ni Usol sa akin. Okay. Well, anyway, ganito po ang gagawin natin, Sir Tyrone. Magkakaso tayo laban kay Mark at saka si Mrs. ni Mark, si Jonalyn, kukumbinsin po natin na magsasampa ng kaso laban kay Mark dahil nga po marami siyang babae at dami niyang karelasyon. At ewan ko lang kung si Angelica magsasampa ng kaso. Angelica, gusto mo magsasampa ng kaso laban kay Mark? Opo, gusto ko lang po matigil na po niyang pambabastos po niya sa akin. Yun lang naman po ang gusto ko eh. Okay, sige. Kung hindi po siya titigil, iaano ko po yung pambububog niya sa akin kasi may medical po ako. Sino po? Sino kay? Si Marcos o Tyrone pinag-uusapan natin dito ngayon? Si Mark po. Okay, good. Sige po. So, dalawang kakaso, tatlong kakaso sa kanya. Si Tyrone, tapos si Jonalyn, at saka ikaw. Tatlo versus opo. Isa. Okay, good.
Sige, asahan namin yan. Ma'am Angelica, ikaw naman kasi pinag-ugatan dito lahat kung tutuusin. Okay, so next time, huwag ka na kasing makipagrelasyon pa sa iba. Kapag meron ka ng karelasyon, stick to that person. Sinasabihan ko naman po siya, sir, na huwag mo naman yan idamay, yung anong tatay ng mga bata, kasi wala naman ni kalam-alam, bakit mo siya idadamay? Sabi niya sa, sinabihan ko nga siya na, tigilan mo na yan si Tero, kaya wala naman yung kasalanan sa iyo. Okay. Sabi ko, pinapalala mo lang ang sitwasyon mo, tapos sabi niya na, para mamatay siya sa sakit. So, bakit pa siya matatsaktan? Dalawang taon na kaming hiwalay, wala na kami. Okay, sobrang selos lang po siguro talaga. Ma'am Jonalyn, asahan po namin ang inyong kooperasyon dito para masampa ng kaso si Mark, maipit. Ano po? Ma'am Jonalyn? Ano po, sir? Ma'am Jonalyn, makipagtulungan ho kayo dito ano para maipit talaga itong si Mark. Okay sa inyo? Sir, masasabihin lang po sana ako. May tatanong po ako. Good po. Sige po. Yung babae po kasi yan, si Angelica po, pinipigilan po niya na magsuporta po yung dati yung asawa ko. Kasi nung nagsasama pa sila, alam ko po lahat eh. Alam ko po lahat ng mga pinag-usapan nila. Kasi ayaw na ayaw niya na magkakausap kami ng asawa ko or magkukontak kami or mag-chat-chat. So, ibig sabihin, pinipigilan niya masuportan yung mga anak mo kay Mark. So, anong gusto mong mangyari? Opo, sir. Sampan mo rin to si Angelica. Pwede po ba? Opo, sir. Kung pwede lang po, sir. Magulo na. Gano'n na. Sanga-sanga na. Okay. Hanggang sa magkaroon ng ugat. Okay. Sige po, ma'am. Ganito. Kukulangin tayo ng oras. Sige. Pag-aaralan po ng mga abogado namin kung ano pong pwede, sino pwede magsampa kanino ng kung ano pang kasong pwede. Okay? Sige po. Tatawagan po namin kayo. Huwag niyo ibababa ang telepono. O may kakausap sa inyo o tatawagan namin kayo later after the show. Okay? Thank you po sa inyo dalawa. Pero ikaw talaga tutulungan ko, Sir Mark. I mean, sorry. Sir Tyrone. Okay. Ikaw tutulungan ko kung anong pwede ko maitulong. Lahat ng klaseng tulong na pwede maibigay sa iyo, ibibigay ko. Okay? Kasi sa iyo ako naawa. Ikaw talagang pinaka-biktima rito. Okay, sir? Salamat, sir. Sige po. Sir, yung reporter namin agad-agad pupunta dyan sa inyo in person para tingnan yung katayuan at kung ano po pwede ko maitulong. Okay, sir? Sir, bere lang po kasi ako makapag-online eh. Nakikiram lang ako. Ano pa? Ko po yung cellphone ko. Nakikiram ka lang. Sige, dadalang ka namin ng bagong cellphone dyan. Pagpunta ko ng reporter ko dyan, dadalang ka ng bagong cellphone. Sir, sa ano lang po? Okay. Sa magdadala po ako dyan ng grocery at bigas, gatas para sa mga anak, lahat-lahat. Okay? Salamat, sir. Sige po. Sige po. Wala naman po. Thank you po, sir. MJ, anong comments na ating mga netizen? Nako, Idol Rafi. Eto mga netizen natin, ano, umuulan ng iba't ibang emoticon. May tatawa, may napapakamot ulo, may gumagawa ng ganito, may galit na galit. Kasi sabi nila, Idol Rafi, kung meron daw title ang reklamo na ito, eto raw yun, magulo. O, diba, yun yung nakita natin na talaga namang bumabansag dito sa ating ano comment section. At sabi nga ni Salve Ishiguri, Angelica, Diyos ko, girl, malas mo naman baka lahat ng nangyayari sa'yo. Eh, karma, matapang ka rin at makate. Ooh. Well, yun yung mga sabi nila, no? Medyo inaatake si Ate Angelica ng mga keyboard warrior natin. Sabi nga nito, hindi ko lang mabasa yung pangalan kasi it's in Arabic. Pero sabi niya, hindi ka kasi makontento, ate, nakakahiya, kapatid pa ng asawa mo. Hindi mo na binigyan ng respeto yung pagkababae mo, te. Yung iba nga nagtataka, no, na may nabasa rin tayo, Idol, sa FB naman kanina. Sabi nga niya na parang, di ba lima na yung anak ni ate, bakit hindi pa raw siya makontento? Ayan. Tapos sabi ni Venice Chaypak, ikaw ang may problema, Angelica. Haba ng hair? O, di ba? Talagang ganun yung mga nakikita natin mga komento rito, Idol Rafi. So, eto yung roundup na ron. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Salamat, MJ. Magbabalik pa po ang Idol in Action. Idol Rafi, tulpong ikay sandal ng mga inaaping Pilipino. Ganyan ang ganang mga Pilipino, lalo ng mga maliliit. Salamat sa pagtulong mo nang walang kapalit. Panginoong Jesus na ang bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rafi. Nakamasig sa'yo, ikay ginagabayan. Kailangan ka ng sambayan, Idol Rafi. Salamat sa'yo, Idol Rafi. Tulpong ikay sandalan ng mga
Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan, dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalagang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos Ama, nakamasid sa'yo. Idol Rapi Tulpo, ika'y sandalaga. Dito na tayo sa segment na magbibigay po kayo sa mga frontliner ngayong pandemya. Chang Mark, sino-sino ba sila? Idol, mga reyna ng lansangan ng mga bidang katropa natin ngayong araw, ha? Buena mano si Chia Laro ng Pasig City na isang dating beauty consultant. Pero mas pinili raw niyang maging rider dahil hilig na niyang magmotorsiklo noong siyam na taong gulang pa lamang siya. Enjoy na siya, bonus pa raw na kumikita siya bilang tagahatid padala. Pioneer female rider naman ang isang Mindanao-based app delivery app, si JV Hamurol from Cagayan de Oro City. Init man, ulan o grabing traffic, abay kaya raw niyang suungin makapaghatid serbisyo lang, lalo raw ngayong may pandemya na kailangan sila. Okay, unahin natin si Miss Chia. Okay. Hi, Sir Rafi. Ma'am, magandang tanghali. Magandang tanghali din, Sir Idol. Ma'am, ang laki ng palit ninyo ng karera, no? From beauty consultant to dito sa driving ng pagdadrive ng motorcycle sa delivery. Hindi mo ba kayo nahirapan sa adjustment? Hindi naman, sir. Kasi ever since naman po, nagra-ride na po talaga ako. Pag pumapasok rin po ako ng sa work ko, yun na rin po talaga yung ginagamit ko pang transport. Ah, kaya pala. So nakapikit lang po yung ginawa niyo adjustment, parang maning-mani lang. Hindi na kayo nahirapan. Yes, opo. Okay. So, kumusta naman po kapag kayo po'y nagde-deliver sa inyo mga customer? Hindi ba sila nagugulat, oh, kaganda naman ito at nagde-deliver. Wala bang nambubura sa'yo? Nililigawan ka? Marami, sir. Marami pong ganun. Pero wala, dinadaan na lang po natin sa pagiging professional. Kapag delivery lang po. Pero meron po talagang ibang namumulat. Pero ginagawa na lang po talaga natin private yun. Oh, syempre. At syempre, ma'am, marami kang natatanggap na tip, ang lagay. Diba? Yung iba mo gusto magpasikat. So magkano pinakamalaking tip natanggap niyo, madam? Kadalasan naman, sir, yung pinakamalaki, dinodoble lang po talaga nila ganun. Or yung iba po, nagbibigay po ng food ganun bilang kapalit sa mga pagod, or pag alam po nilang napapagod na yung rider, nagre-reserve pa sila ng merienda po para sa akin. Yun, ganun po. Buti hindi kayo ginagawa model ng kumpanya ninyong ninyo na pinagdi-deliveran. Hindi naman po, pero kapag may mga kailangan po na event, na may mga kailangan na support, ayun, nandun po ako, hindi naman po ako nawawala. Hindi naman po nila ako nakakalimutan. Ma'am, astig ka. Nakakahanga ka talaga. Astig ka. Ma'am Chia, dahil dyan, kayo po makatanggap ng 499 peso load mula sa TNT. Maraming salamat, sir. Ingat po kayo, Madam Chia. Okay. Ito naman si JV. Ayun, JV
Jamarol. Ma'am Debbie, magandang tanghali. Magandang tanghali po, Idol. Kumusta naman po yung pasada natin, ma'am? Okay naman po dito sa Cagayan. Marami po tayong delivery po. Kasi po marami pong services sa company namin po. Meron po kaming food, parcel, grocery, tsaka purchase request po. Kaya maraming option po na i-deliver dito po. So ibig sabihin, palaging busy kayo, palaging merong at merong delivery, hindi pwedeng sabihing matumal. Yes po. Laban lang. Oh, so yan po ba kayo po per delivery o naka-fix yung sahod ninyo? 100% po na binabayad ng customer na delivery po, napupunta po sa amin mga riders. Ha? So, ano pala kayo? You're working for your own self? Opo, per delivery po. Lahat po ng binabayad ng customer, binibigay ng company sa amin po. Oh, ang laki naman kinikita. Eh di, malaking pera yan. So, magkano po on the average, ma'am, kung okay lang, magkano pong kinikita nyo on the average in one day? Depende po sa ano tinatanggap mo na order. Minsan po, average mga 500 to 600. Okay na yan po sa probinsya. 500 to 600. Hindi pa kasama ang tip dyan? Hindi pa po kasama yung tip. Pag on a good day, ma'am, kung kasama na yung tip, pati yung lahat-lahat order. Mm-mm. Mga magkano now, po? Minsan po, pag marami talagang delivery, tsaka maraming mag-tip, aabot po ng 1,000. Wow! Palakpak ka direct. Palakpak. Oh, maganda. Thank you, ma'am. Okay, ang sipag niyo rin po, ma'am. Ma'am, at dahil yung ma'am JB, kayo po yung makakatanggap ng 499 peso cellphone load mula sa TNT. Mabuhay ko kayo, ma'am. Ingat po kayo, ha? Thank you po. God bless you. God bless po, madam. God bless. At dahil 20th anniversary ng TNT, sagot na nila ang 8 gigabyte data access ng ating mga makabagong bayani. Good for 30 days ang giga stories 499. At may dagdag pa yan. 1 gig para sa TikTok, Facebook, Instagram at Twitter. Magbabalik po ang Idol in Action. Salamat sa iyo, Idol Happy Tulpo. Ikay sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos ama, kailangan ka ng sambayan. Idol Happy Tulpo. Nang dahil sa'yo, maraming mga taong bumait. Marami ang natutong pag napulot, dapat ibalik. May mga taong binalik mo ang ngiti sa mga labi, binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi. Mga taong inapi na binigyan ng ustisya, mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira, mga pinagbating kaibigan na nagkaingitan. Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan. Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso, at dahil dun saludo sa iyo ang ating pangulo. Napakasarap na merong tulad mong aming takuan upang makamit namin ang asam na katarungan. Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan. Wala nang mga tao na maghahari-harian. Salamat sa pagtulong nang walang kapalit. Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo, Idol Rapi Tulpo. Ikay sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos ama, nakamasig sa iyo. Ikay ginagabay. Gawa ka ng mali dahil sa taong gusto mong ipaglaban. Hamakin man nila o kutsain at ikay pagkaisahan. Idol Linding, hindi ka namin iiwanan. Kakampi mo kami, kakampi mo ang Diyos, dahil alam niyang gusto mo lang makatulong sa iyong kapwa. Mapalad ang mga Pilipino dahil may isang rapidulpo na ipaglalaban kung ano ang tama. Ikaw ang aking idol, san man makarating. Sana di ka magsawang kami ay mahalin. Gumawa ka man ng isang mali, yung milyong sawang kami ay mahalin. Gumawa ka man ng isang mali, yung milyong nagawa mo paring tama ang aming titingalain. Kailangan ka ng ating bayan, kailangan ka ng mga Pilipino, lalo ng mga maliliit. Tutok lang kayo dito sa 1PH Signal Channel 1 at TV5, dahil susunod na ang mga balitang magpapabusog sa inyong kaalaman. Sa mga nanonood po via Facebook Live, tutok lang sa Facebook pages ng Rapi Tulfo in Action at 1PH para sa bagong link.